Magandang araw sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video natin ngayon ay i-share ko naman sa inyo yung aking 108 setter at 100 hot jar capacity na egg incubator. Ito po ay yung combine. So, share ko sa inyo yung ginawa kong diskarte dito. Kasi ito yung aking, sa ngayon ito yung aking best seller. Halos ito yung nakabenta na ako nito ng halos nasa 15 units. 15 units na po yung ganitong design na may umorder sa akin. Kasi ano siya, medyo napaliit ko yung box, na-minimize ko yung box, pero yung capacity ganun pa rin naman. Tapos effective pa rin naman po, nakakapisa. At automatic pa rin naman po. So dito sa unit na to, ang inilagay ko dito ay STC 1000. Tapos yung timer nito sa egg turning mechanism niya, ang timer niya ay mechanical timer. Ang motor na ginamit ko dito is 50 KTYC, chain type na po ito, dekadena. So dun muna ito sa dimension. Ano po, share ko sa inyo yung dimension nito. Yung dimension po nito ay yung lapad ng pinto is 45 cm. Yung taas nito, mismong box, hindi kasama yung gulong, kasi ito nakagulong na po yan eh. So hindi kasama yung gulong, 71 cm. Tapos yung ito yung pinto niya hanggang dun sa likod, yan po ay 54 cm. Tapos dun naman po sa air hole niya, sa air hole meron tayo dun sa isang sa gilid sa bandang likod. Ayan. Sinlaki po yan ng 5 peso coin. Tapos dito sa gilid malapit sa pinto, sinlaki naman ito ng medyo maliit ito sa centavo coin. Ayan. Isa. Tapos may isa ulit sa taas. Sa kabila ganun din. Ayan. Tapos yun, ano rin, another air hole na sinlaki ng 5 peso coin. Tapos ito namang ating, yan, ganun pa rin. Dito sa ating panel, fuse natin. Tapos main. Main on, main off. Yung second switch ay sa light switch. Third switch ay selector naman ng automatic and manual. Fourth switch, selector siya ng front swing at back swing. So, sa unit na to, hindi na siya swing to the left at swing to the right. Nagsiswing ang, nagtaturn ng ating motor from back to front and and front to back. So, ayan. Ang swing niya ay paharap at papunta sa likod. So, on ko muna yung ilaw para makita nyo. Kulang na lang po sa unit na to ay hot jar na lang. So, tapos na rin, patapos na rin po ito. Ina-calibrate ko na. So, ang ginagamit ko ngayon na pang-calibrate, pinakamaganda rin po ito na gamitin na pang-calibrate, itong thermometer na GQF. So, ayan, kung makikita nyo, 100 Fahrenheit po. So, nilagyan ko siya nitong ating plastic na to. Kaya, para makita nyo na, nagsisirculate talaga yung hangin sa loob. Tapos, ito yung water pan niya. Yung humidity nito, nag-stay na lang siya sa 55 to 60. Lumampas man ang konti, nagsi-62, nagsi-63. So, pasok pa rin. Maintain lang siya sa ganong temperature. So, ayan. Sara muna natin para makita nyo talaga na ayan, gumagalaw yung plastic na nilagay ko. So, nilagay ko lang yun para makita nyo na maganda talaga yung circulation ng hangin sa loob. Tapos, papasilip ko sa inyo yung kung paano yung saan ang buga ng fan nito. So, yung ibabaw nito natatanggal ba naman? Kaya mapapasilip ko talaga sa inyo yung loob. Yan, buksan na natin. Ito naman ang gawa nito for maintenance, for troubleshooting, dahil nandito nga yung mga pyesa. Itong ibabaw niya, naka-screw lang yan. So, dyan natatanggal yan. Parang ganito siya. Ayan. Yan yung ibabaw lang ang naka-screw. Para, once na may troubleshoot, na may sira, may papalitan kayo. Dito sa ibabaw ang kalas.
at matatanggal niya na yung pang ibabaw niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mechanical timer. Ano na rin po yan? 5 pins. Tapos kagandahan nga po niyan, matibay, heavy duty. Kasi ano siya, mechanical timer. 5 pins po yan. Ayun, nandiyan na rin yung diagram sa... Nandiyan na po yung diagram sa kanyang... Dito sa kanyang ano, may kasama siya. Common, normally open sa normally close. Tapos yung sa power niya, yung neutral sa kalay. Kaya hindi kayo maliligaw kung anong dyan. Kasi ito, wala naman itong kasamang ano, diagram dun sa box niya. Kaya dito na siguro nila nilagay. STC 1000 yung aking nilagay dito. 50 KTYC na motor, tapos pin type na po. Ikadena na. Tapos ito yung sa kanyang limit switch. Dalawa. Sa limit switch, nung una nakakainang yung ano niya, kapasitor. Ayan, dalawa po yan. Ganito po ang mangyayari dyan kapag naka-manual siya. Pwede nyong makontrol automatic saka manual. Swing back saka swing front. Yung lever na aluminum na yun, yun ang tumatama dun sa limit switch para tumigil yung motor. Yun, lumagitik na. Kung makikita nyo, nag-stop na yung motor sa pag-turn. Tapos, dito, ganun din sa kabila. Pag nag-swing siya sa front, ayan, magsiswing sa front. Itong lever na to ang, ito tong aluminum na to ang tumatama dun sa switch natin dito. Ayan, makikita nyo, titigil yung motor. Pag tinama ito ng aluminum na yon, titigil na sa pag-andar yung motor. Ito po nga pala sa ating fan. Ginamit kong fan dito ay 4x4 na Sonon. Tapos ang buga po ng hangin ay papunta dito sa dingding. So pag tama niya sa dingding, so kakalat lang niya yung hangin. Tapos ihigupin lang ulit. Paikot-ikot lang po yung hangin sa loob. Tapos yung ating kantal coil, yan po ay 120 watts ang inilagay ko. Tapos yan, ceramic holder natin. So ayun, ganun po ang aking ginawang diskarte. Tapos yung mga wire, kinable tie ko na siya para ano siya, i-post. Kumbaga, hindi siya parang spaghetti na sala sa labid. Ayan, kung makikita nyo yung air hole niya, malapit dun sa nasa lower part ng ating fan, ang kabila. Para naiilabas niya yung sobrang init. So ayun, ganun lamang po ang aking ginawang diskarte dito sa aking 100 heat setter at 100 hatcher capacity na egg incubator. Sa mga gusto pong gumaya sa ganitong style, wala pong problema. Free po yan na gayahin yung ganitong design. So sa katunayan po, ito na po yung aking kalimitan na ginagawang design. Ito po ay pang 26 na unit na may umorder sa akin ng ganitong design. So ayan, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking Mundin channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo.